Hi guys, this is Eunice and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna share with you my current favorites. Actually, current kasi I don't really do the monthly favorites. And the rare do I change it up, lalo na sa skincare. I'm sticking to just one skincare for now. So if you guys wanna know more, please keep on watching. Makeup guys, kasi sobrang konti lang ng makeup ngayon. Recently, sticking talaga ako dun sa current makeup ko at alam kong alam nyo na yun if you guys have been watching me for quite some time already. So, ito yung mga recent discoveries ko. Firstly, for the base, actually, concealer siya, but it says that it's more than just a concealer. This is the L'Oreal Paris Infallible Full Wear Plus, Infallible Full Wear more than just concealer. So, ito yung itsura niya, guys. If you guys are wondering, ito po yung itsura niya. And I am in the shade 30B or Vanilla. Actually, yung Vanilla medyo, paano ba? Medyo yellow siya sa akin. Pero, okay naman siya as concealer. Kasi, diba, usually sometimes, pag concealer, you have to switch it up or to level up to two lighter shades dun sa regular shade mo. But this one, siguro nasa 1 lang siya, plus 1 lighter shade lang. And yun nga, masyado siyang yellow for me. I should have chosen yung medyo may pinkish undertone kasi yung talaga nagko-complement for me. Nevertheless, sabi nga ni ate dun sa L'Oreal counter, you can use this either as concealer or base daw. Yes, you can use this as a base. And yung coverage niya is nasa full talaga yung coverage niya. I use this sometimes alone, sa under eyes ko lang, and powder na. Wala nang iba. But you can use this as well kapag naka-foundation kayo. Maganda siyang partner. As in, I really like this. At sabi nga nila, para siyang dupe ni, ano ba? Meron isang ganito na dupe. Wait. I forgot. Pero ganito din yung itsura niya. Same na same lang siya. Anastasia ba yun? Hindi siya Anastasia eh. Tarte shape tape. Yon. Tarte shape tape. Ito daw yung dupe niya. And I must say, I really, really, really like it. And wala akong problem with this one. Okay, for the next makeup, this one, I know kung nabasa, kung napanood niyo yung latest video ko, I created this lipstick. And I created it from Labby Lipstick Studio in Eastwood City. So thank you for inviting me. And this is the lipstick that I created. Even the packaging, guys, ako yung namili ng packaging niya. Sobrang ganda, diba? Parang medyo Japanese inspired. I wanted really na very simple lang. And something na may incorporate yung pagka-pink. And nung nakita ko to, ito talaga, na in love talaga ako sa kanya. And yun nga, as I've said, this I created myself with the help of dun sa taga studio, Labby Studio. And yes, all the ingredients dito are natural and organic and botanic as well. So you don't have to really mind the nakawala yung moisture ng lips mo and everything. Kasi while using this, para na din niyang inaalagaan yung lips mo. Nung unang ginamit ko siya, actually, napansin agad ng owner na parang, you really have chapped lips or dry lips. Tapos nung pinaswatch niya sa akin yung itong shade na to, dun sa kanilang counter, after quite some time nawala yung pagka-dry ng aking lips. Ganun siya ka-moisturizing kasi nga, this one is naturally made and ang gaganda ng ingredients na incorporate dito. Like vitamin E, yung mga balm, mga oil, essential oils na ginamit dito, yes. Nung kinawa ko siya, firstly, syempre, ginage muna namin kung nasa ang tone ako. So I am in the cool tone, so may mga colors lang talaga na for me or for my skin tone, I mean, you can't have it all. I mean, when it comes to lipstick, you really can't have it all. Kailangan talaga alam mo yung tone mo para malaman mo kung ano yung nababagay na kulay para sa'yo. So for me, sabi ko, I want something red that I can use for every day. So nung nag-swatch ako ng mga reds,
gusto niya talaga i-try ko kasi you'll never know din. Hindi lang siya matcha-check sa pag-swatch. Dapat talaga sinusubukan mo yung product. O nakakatakot kasi sa mga counters natin, yung regular cosmetic counters natin kasi hindi natin alam sino-sino na yung nag-swatch doon, di ba? Pero sa kanila kasi, meron silang pang-disinfect. May mga oil silang ginagamit doon para ma-disinfect as well as yung pagtanggal mo nung pinag-swatchan mo. Talagang oil yung ginagamit. Sobrang bongga. Hindi lang siya basta-basta alcohol tulad sa regular counters. So, there. After picking my shade, actually guys, this one is made of premium oils talaga. Kaya napakaganda talaga niya at natural siya. Oh my God, Bessie. After that, I chose yung lalagyan na gusto ko. And when I picked, ito talaga yung nag-attract sa akin. Ang dami mong pagpipilian na lalagyan dun, guys. As in, sorry guys, I'm sharing the backstory. And after that, you choose the shape of your lipstick. So, for me, ang pinili ko lang is yung regular na shape ng lipstick. Yan, yan lang. Yung regular shape lang. And I've been using this every day, kaya sobrang kumunti na siya ng ganyan. And meron kasi, pwede kang bumili sa cut, sa diamond, sa kung ano-anong shape na pwede mong i-mold para sa lipstick mo. And finally, yung amoy ng iyong lipstick. For me, I chose the peppermint. It's my favorite. It's like Christmas every day. When you smell peppermint or when you eat something na may peppermint, it's my favorite talaga. And for this one, ang bango-bango niya, and it gives a cooling and soothing effect on my lips. Pag nilagay mo siya, ang lumig-lumig niya sa lips, as in parang kang naglagay ng Vicks or ng katingko dyan sa lips mo. Sobrang sarap ng feeling niya. Napi-feel ko talaga na namu-moisturize ang aking lips. So there. By the way guys, nalagay ko down below the description box kung saan ko ginawa itong lipstick na to. So yeah. And next product, this is the Water Fit Tint from the Face Shop. So ito, nabili ko lang siya kasi, ito guys, sorry. Nabili ko lang to kasi nag-buy one take one siya before. So sabi ko, why not, diba? Try natin siya. So natinay ko siya, okay naman siya sa akin. This is in the shade Cherry Kiss. Mas darker siya dun sa isa ko, which is yung Red Signal. Yung Red Signal kasi parang red na red talaga siya. Itong Cherry Kiss, may pagka-dark red siya na may konting-konting violet. So, swatch natin siya. So, yan yung shade niya, guys. Ang gusto ko kasi sa kanya, nagsistay talaga siya sa lips ko the entire day. Kahit kumain ako, may tint pa rin na natitira. Then, using the lighter ones, medyo mabilis kasi siya matanggal kapag ganun yung colors na ginamit ko. And this is a water tint lang, kaya mabilis din siya matanggal. So, let's not expect, okay? And when it comes to the smell, amoy cherry siya, guys. Yun din yung isa sa nagustuhan ko sa kanya. Pero pag nilagay mo na siya sa lips mo, may pagka-asim siya ng konti, pero ang bango-bango niya. Kaya gustong-gusto ko siya. So, we are done with the next product. This one is my favorite talaga. Ginagamit ko siya after ko mag-makeup. And this is the Luxe Organics Skin Mattifying Mist with tea tree extract, which is good para sa mga nagbe-breakout. Though for me, hindi na ako nagbe-breakout ever since. Minsan na lang, pag magkakaroon lang ako, but nevertheless, thank God, hindi na ako nagbe-breakout. So, ito yung itsura niya, guys, if you guys are wondering. Yan. Ito yung nasa green na variant. And as you can see, wala na siyang laman. As in, naubos ko na siya. This one helped me mattify my face. Pero guys, hindi siya pampatagal ng makeup, ha? Pampasettle lang siya ng makeup, lalo na kung ma-powder ka. Yun yung ginagawa niya. And at the same time, may skincare benefits siya. So, maganda siya talaga. Kahit naka-makeup ka, alam mo, may skincare benefits yung dinudulot pag nag-mist ka nito. And at the same time, sobrang bango niya. Wala akong masabi, guys. Sobrang bango niya. At bilang mauubos na siya, bumili ako ng bago. This one is in Hydro-Firming Mist with collagen and hyaluronic acid, which helps moisturize my face, and it is youth-preserving dahil kay collagen. So, I got this one in the blue variant para naman maiba. And at the same time, medyo nagda-dry up na kasi ako dito sa areas na to. Though, nabawasan nito yung oils ko buong araw. I mean, hindi na nag-oil masyado yung face ko. But then, nandun naman ako sa part na medyo nagda-dry up na yung dito ko. I don't know, sa weather, sa aking hormones, I really don't know. But yet, I have yet to try this one and I'm really excited kasi ang daming nag-rave dito. But then guys, I'm telling you, minsan lang makakita na gumagamit ng green. Ang ganda din nito at sobrang bango niya. Okay, so now we're on with the next product.
This is my favorite makeup remover. This is the Pure Derm Charcoal Makeup Remover Cleansing Towelettes. So ito guys, it serves its purpose. As in, ito talaga, ang bilis niya matanggal yung makeup ko. Ang mura-mura lang niya sa Watsons guys, mabibili niyo siya for 100 something pesos lang. And you already have 30 towelettes. And yung towel niya, hindi siya regular na wet wipe size. Mas malaki pa siya doon na kasyang-kasya yung buong mukha ko. So yun. And this one smells really, really good. Actually, naubos ko na yung blue, which is yung collagen one. Ang bango-bango din niya. This one is in black. The other two, yung argan, tsaka yung collagen, I think white towel siya. So, mas kita yung white towel kaysa sa black. But nevertheless, makikita mo talaga na nai-erase yung makeup mo really fast when you use this one. Mura na at ayun nga, it serves its purpose. So, hindi na natin kailangan na masyadong mahal na makeup remover. Okay, after removing my makeup, syempre mag-cleanse tayo. For cleansing my face, I use my favorite Neutrogena Deep Clean Foaming Cleanser. So, ayan siya. Ayan ang itsura niya, guys. As you can tell, diba, sobrang napipiga ako na siya. I really like this. It's super foamy and it's not tugging sa face ko after I clean my whole face. Hindi siya yung super dry feeling, which we must resist kasi the more na mag-oil up ang ating skin, this one leaves my face super smooth, parang baby-like yung skin ko. And I know na sobrang nalinis niya talaga ang aking face, lalo na after using makeup. And with this, ginagamit ko to. This is my Alani Sonic Skin Cleanser and Facial Massager. Nakuha ko to sa Centris. Meron dong parang gadget shop na iba-iba talaga yung binibenta nila. And doon nakuha ko to kasi Women's Month noong time na yun. So, mas mura ko siyang nakuha. And this one serves its purpose at the same time kasi, ano yun, merong iba yung Foreo. Mas malaki pa ata dito yun. This one, ganyan lang siya kalaki. Yun, parang half of it kino-cover nitong pantanggal yung cleanser. But this one, tatlo siya. May cleanser and may massager siya. So, same lang din naman. Ginagamit ko siya after ko lagay ito. I-cleanse ko yung face ko and it leaves my face super smooth and super cleanse after everything, after using both of this. Ito talaga yung body ko when cleaning my face. So, yeah. So, after cleaning my face, I proceed with skincare. So, for skincare, first, syempre, ginagamit ko to in the morning, ha? In the morning, I use this kasi yung ginagamit ko at night, yung aloe, napakita ko na siya sa dating favorites ko. And yun pa din yung ginagamit ko until now, paggabi. But, sa morning, ito yung ginagamit ko. Myra Vitasmooth Hydrating Facial Moisturizer with Vitamin E Pro Moisture Formula which hydrates and soothes the face. So, ito yung itsura niya. Ito ang ganda nito, lalo na't nagda-dry ang skin ko ngayon. Ito talaga yung una tinatakuhan ko pag gusto kong ma-moisturize yung aking face. So, we are down with our last two products. Ito itong second to the last product. Kinagamit ko siya after ko mag-skincare at night. And this is by Lux Organics. Ito ang kanilang castor oil, eyelash and brow growth serum. So, ito guys, nabili ko lang din siya sa Watsons. And I must say, nakita ko talaga yung results niya. I've been using this for 2 weeks already. And gusto ko siya dahil, I mean, ginagamit ko siya or bumili din ako dahil everyday talaga nagka-curlers ako. At hindi natin may iwasan. Minsan talaga may natatag or may napuputol na lashes na super, super hirap i-regrow without the help of castor oil. And I must say, mas mahaba siya, and at the same time, I know yung mga maliliit na lashes ko, yun yung napansin ko talaga, yung maliliit na lashes ko na pinagtanggalan nung lash before dahil sa kaka-curl, nag-grow na siya pa konti-konti. Mas dumadami yung hair ko ngayon, mas masayang mag-mascara. Unlike before, yung mascara ko, pag nag-mascara ka, parang strand-strand lang siya na ganun. But now, I can really see na, alam niyo, ang dami ng buhok ng lashes ko. Kaya nagustuhan ko tong castor oil ni Lux Organics. Sorry, meron pa palang isa. Ito, direct, nakita ko lang siya kay Anna Kai. So sabi ko, parang okay din siya for me. So recently kasi, this year, unexpectedly, naging sunod-sunod yung naging travels ko. So siya, senior niya to, isa to sa mga travel essential niya. Well, not really for travel, but okay siya for everyday. This is the Tiger Balm Plaster Aid in Warm. Alam ko, based sa kanya, ito pa lang yung meron tayo in the Philippines. Kasi nung nag-Thailand siya, meron silang cooling. Hindi ko ito napansin nung nag-Thailand ako. But then, nung tinry ko siya, mas
masarap lalo yung tulog ko. To the point na ayoko nang gumising kahit nag-a-alarm na yung cellphone ko. Kahit ilang oras na siya sa body mo, ang lamig-lamig pa din niya. Yun yung pinaka-nagustuhan ko sa kanya. These are plasters, guys. So, meron din siyang adhesive. If you want, if you don't want the gel, yung gel type na matanggal, meron kang ipapatong na adhesive pa. Though, nabanggit niya ni Miss Anakay na parang walang matitirang remains. Nung gel, ako, honestly, meron. May natira. Ewan ko sa adhesive siya or sa gel mismo. Pero madali lang naman siyang tanggalin. Like, i-rub ko lang siya ng konting ganyan. Natatanggal na siya. Pero hindi naman madami. Like, super konti lang talaga yung natira. But then, good to talaga ng effect niya sa akin. Sobrang napasarap talaga yung tulog ko. This one is available kay Watson's. Kay Mercury Drug, available din siya. So, if you guys are wondering, ayan, Tiger Balm Plaster Aids. So, ayan. Next. This is the last product that I'm gonna show you. At ito, guys, talaga, napadaan lang kami nun sa bench. And hindi ko in-expect itong pabango na to. I've had this nung high school pa ako. At nagulat ako dahil meron pa rin si bench nito. Alam niyo yung namoy ko yung tester, sabi ko, shocked. Bumalik lahat ng memories ko nung high school. Be it bittersweet, be it the sweetest memories. Talagang akala ko hindi ko na siya maaalala. Pero nagulat ako nung inamoy ko siya. Naalala ko yung ibang mga pangyayari nung high school. Hindi ko alam na may ganun pala talagang effect. Alam mo yung parang nakita mo isang tao for quite some time. Tapos magpa-flashback lahat. Ganun yung nangyari nung binili ko or naamoy ko tong pabango na to. This one is the Love by Lucy Torres Gomez na EDP by Bench. Ang tagal-tagal na nito, guys. As in, buti na lang meron pa si Bench. Alam mo yun, sana magsabi sila pag i-face out na nila to. Kasi bibilin ko talaga lahat ng stocks nila kung papapiliin niyo ako sa mga high-end na pabango. Ito talaga yung pipiliin ko. Sobrang dami kong memories nung high school na ito yung ginagamit kong pabango. Nakakatuwa talaga. Kinikilig talaga ako nung naamoy ko siya. So, if you wanna know yung amoy, guys, drop by kayo sa bench. Gustong-gusto ko yung amoy nito. I don't know. I think this one retails for 500 pesos below lang po. Sobrang mura. At nagtatagal siya sa akin. Hindi din siya madaling buhatin. I mean, magaan-gaan pa naman siya for me, though. Glass bottle siya. Pero, guys, yung amoy niya. Sobrang nakakatuwa. So, ayan. So that's it for my current favorites. If you guys like this video, please don't forget to click the like button down below and subscribe if you haven't subscribed here on my channel yet. So, yun na guys, please do leave down your comments, suggestions, challenges, kung ano man yan. Gladly, I'm reading every comment na nagko-comment, every comment dito sa bawat video ko, okay? Thank you guys for watching and I'll see you on my next video. Bye! Mwah!